ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Ang ating banal na Eukaristiya, pagunita kay lubhang iginagalang na San Beda, pari at pantas ng simbahan. Marami din pong mga santo na ginugunita ngayong araw na ito. Bukod kay San Bedang Venerable, si San Papa San Gregorio Ikapito, at si Santa Maria Magdalena ng Patsy. At ngayon din ay Sabado ng Mahal na Birhing Maria. Patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon dahil sa mga biyaya at grasya at mga kaloob na ibinubuhos, malugod niyang ibinibigay sa atin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagliliwanag mo ang iyong simbahan sa katalinuhan ng paring si San Beda. Loobin mong kami laging maliwanagan ng karunungan kanyang tinaglay at makapamuhay katulad ng kanyang pagkauliran sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panlanging may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo ang inyong, sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin
at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung naliliis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa inyong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na sa iyong handog na insenso. Ariing panggaling handog ko sa iyo. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y pantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinto niya rin pananalig. Ang pag-ingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko ay mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito. At sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin. Ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanya mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli ay nagpapasalamat ako sa Poong Jesus Nazareno, sa pagkakataong ito, nagbakasyon po ako mula sa misyon. At dun sa malayo, araw-araw akong sumusubaybay sa mga gawain dito sa Basilica at Dambana ng Quiapo, sa
sa pamamagitan ng online na mga misa. Kaya lang nababanagan ko lang si Kristo. Naku, napakaliit. Parang may isang linya. Alam ko, nandun si Pong Jesus sa Sarayo. Pero ngayon dito, kayo araw-araw kayong pwedeng pumunta dito. Ngayon ay sa misang ito, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila, pinapalawak ang honor ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan at kagandang loob at pagpapatawad sa akin, sa ating lahat. Pagnilayan po natin ating mapagbasa, ang unang pagbasa mula sa sulat ni Santiago Apostol, ito ang basihan, yung narinig natin ng isa sa mga sakramento, ang sakramento ng pagpapahid ng langis. Pari lamang ang maaring maggawad nitong sakramento ayon sa disiplina. Kaya pinagsabihan ko yung diakono. Kadalasan ay yun ang isa sa mga kaso na hindi nagpapatuloy sa pagpapari. Sapagkat kahit diakono, kahit laikong pare, kahit na iutos sa'yo ng... Kasi, may sakit dyan, ako! Ayaw na, alam mo naman kami, minsan tinatamad. Ako, sit call! Nagihiling ng kwad, pagpapahid ng langis, ikaw naman, nautusan ka naman. Hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit? Makinig kayo. Sabi doon sa unang pagbasa, meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag ang mga pari upang ipatong ng mga pari ang kanilang kabay at mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Yun. Yung diakono kayo, di kayo pwedeng magbigay ng absolusyon. Pari lamang ang kumpisal. Kaya yung pagpapahid ng langis katulad ng sakramento ng kumpisal. Paliwanag ba? Ha? Kung utusin kayo, siyempre, susunod naman kayo. Sabi ni Father. Di. Ha? Kaya dapat, Father, gawin mo yung trabaho mo. Yun. Yan ang basihan, ha? Meron ba may sakit sa inyo? Ipatawag ang pari. Kahit na siya ay natutulog. Lalo na kung maluba. Ipatong ang kanyang kamay sa ulo nila at kung may kasalanan sila, mapapatawad ito. Sakramento ng pagpapahid ng langis, katumbas sa ang pagpapatawad ng kasalanan ng sakramento ng kumpisal. Paliwanag yun. Ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ang paghahari ng Diyos. Sino mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Sino magiging membro nito? Sino magiging kasabi nito? Mapapabilang ka ba? Pipiliin ka ba? Makakasali ka ba? Anong kriteryon? Ano yung batayan? Ang batayan po, tayo po'y nagtitiwala katulad ng isang bata. Meron ka bang puso na umaasa, nagtitiwala? O kritiko? Para kang... Lahat ng talaga, mapanuri, mahilig sa evaluasyon. Titingnan. Mahirapan yan. Kasi, tinitingnan mo yung mali, tinitingnan mo yung kulang, tinitingnan mo yung imperfection sa tao. Sa mga pangyayari, ang paghahari ng Diyos, may tiwala kayong may magaan ang kalooban. Yung halos, yung ay magaan. Mararamdaman mo naman yun kung matalas ang mata sa'yo. Titingnan ka mula ulo hanggang talampakan. Patay na tayo dyan. Pero mararamdaman mo naman yung kaamuhan. Yung pagtanggap, yung kahandaang makinig, katulad ng isang anak sa kanyang magulang, may pagtitiwala.
Gayun ngayon ang gusto ng Diyos bilang ama, bilang magulang o mga anak. O, ano ba? Gusto niya lumalapit sa kanya ang kanyang anak. O may alaga ba kayong mga tuta dyan? Aso? Pusa? Eh, kung kagagating kayo, gusto nyo. Diba? Tapos, yung ulo niya. Kahit saan, kahit na sa pinanggalingan ko. Eh, doon kasi, alam mo na, ibang mundo doon. Pero pagdating sa mga hayop, parang kwan. Lahat tayo, gusto kong tinawag mo yung alaga mong, may inaalaga kang hayop, tuwan-tuwa sa'yo. Eh, kung kakagating ka, patay na tayo. Ha? Sige na. Kailangan, paglapit natin sa Diyos, meron tayong ngiti, magaan, at nadadama mo yun eh. Kahit sa malayo, patakbo, patungo sa'yo. Ibig sabihin, gusto kang makapiling, makasama. Marami po mga santo sa araw nito. Ako po, mahilig ako sa mga santo. Akong pare, kahit na nung ako'y nandito, yung iba kulay berde ang suot. Ako laging may santo ba? Kasi ang prinsipyo ko sa buhay, kailangan ko ang lahat ng tulong. Hindi ko kaya lahat ang mga santo. Sila'y tumutulong, handa silang tumulong. Kung tatawagin ang kanilang pagtulong, eh kung kaya mo mag-isa, sige. Pero ako, kailangan ko lahat ng tulong. Ika nga, marami kong mga kaibigan. Ha? Pagdating sa larangan ito, ito, si San Beda, ikinagagalang, lubhang ikinagagalang na San Beda. Ito, San Beda na venerable, ang kanyang kagalingan ay ang kasaysayan ng simbahan. Si Papa San Gregorio Ikapito, siya po yung reforma ng disiplina sa simbahan. At si Santa Maria Magdalena ng Patsy, madre po yan, yung buhay, panalangin, kontemplasyon, pagiging malapit sa Panginoon. At syempre ngayon, Sabado, mahal na Biring Maria, alagaan niyo po kami at patnubayan at ipagdasal sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, ni San Beda na Venerable, San Papa San Gregorio Ikapito at Santa Maria Magdalena ng Patsy. Kompleto ba? Kompleto. Nawa po ay matanggap natin ng maluwag na kangiti, kaaya-aya ang kalooban ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo at ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Tugon po natin, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili, sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos.
Manalangin tayo. Ama, ningapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin ngayon, si San Beda ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman. Ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Beda ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan na iinihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukad ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayin na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Katinialay namin sa entinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na pumanaw, kaawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Ngayon ay araw ng Sabado. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, ang lubhang iginagalang na San Beda, Papa San Gregorio Ikapito, Santa Maria Magdalena ng Patsy, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos abang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahig natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen na Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Beda. Kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ng sa Kristo kasal ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabaspa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno,
Iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po paggagawad ng huling pagbabasbas, kahit na ba ako'y nandito sa Pilipinas, ako po'y nagdarasal sa komunidad na ipinagkatiwala sa akin ng Poong Jesus Nazareno. Ako po'y nasa misyon sa malayong lugar, liblib na lugar, napakalamig. Kung dito'y positive 40, positive 50 doon, sa kabila, minus 40, minus 50. Ha? Nangingisay, nangangatog na kami sa lamig. At kukunti, di katulad dito, napakadami ninyo. Lunes hanggang Biyernes, nagmimisa ako. Ako lang mag-isa. English. The Lord be with you. Wala ako narinig. And only with me. Ako lang. At ganun talaga. Minsan, pumunta pa ako sa malayong bayan, sa Mayo. Peligroso. Ah, na-aksidente pa ako. Natabunan pa ako ng niebe. Ilan ang nagsimba? Isa. At isang aso. Ayun. Yun ang misyon. Maraming pagsubok. Kaya sila'y, kaya nagdadasal ako para sa St. Mary's Catholic Church, Dawson City, Yukon, Canada, at yung buong diocese ng Whitehorse. Kasama sila sa dasal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus kong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inunwal natin ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin.